Magkahawak kamay na bumalik si Isabel at Terence sa loob ng mansyon. Napatingin agad sa kanila ang mga kasambahay na nasa bukana ng pintuan. Nagbubulong-bulungan ang mga ito. Napapayuko tuloy si Isabel dahil nasisigurado niyang siya ang topic ng mga ito. Pagdaan nila ni Terence sa harap ng mga ito, nagsiyukuan rin ang mga ito upang magbigay galang kay Terence. Binaliwala naman ito ng asawa niya at dire-diretso lang na pumasok sa loob ng mansyon. Nang makalagpas na sila sa mga ito, ay muling nagbulungan ang mga katulong tungkol sa kanya. Ang buong akala ng mga ito ay nakalayo na sila ni Terence. Oh, I forgot to tell them na ipagluto tayo. Nagugutom ka na siguro, Isabel. Huminto sa paglakad si Terence nang maalala nitong utusan ng mga kasambahay. She smiled at Terence dahil tama nga ito. She's already hungry. Kanina pang umaga ang huling kain niya. Magkahawa kamay silang bumalik patungo sa kinaroroonan ng mga kasambahay. Hindi napansin ng mga ito ang paglapit nila dahil bising-bisi ang mga ito sa pagchichismisan tungkol kay Isabel. Nakita mo? Nagpahabol pa kay Senyorito? Tignan mo tuloy ang paa ng Senyorito. Ang dumi-dumi. Lampasuhan mo ang sahig na dinaanan ng Senyorito. Magpuputik iyon. Oo nga, masyadong maarti ang asawa ni Senyorito. Gumawa pa kasi ng iksina kanina. Eh wala naman ginagawang masama si Greta at Senyorito sa kwarto. Kung makariak ang bruha, akala mo naman inagawan ng asawa. Ayon, natanggal tuloy sa trabaho si Greta, pati ang nanay niya, aalis na rin daw. Kanina kasi, nakita ko bago yan pumunta sa guest room, dinakdakan niya ng nanay ni Greta. Sinabihan niya na asal kalye si Isabel dahil kinalmot ang braso ni Senyorito. Kaya siguro nagalit kay Greta yung babaeng yan at nag-inarte. Napakunot ang noo ni Terence nang marinig rin nito ang pinag-uusapan ng mga kasambahay habang papalapit sila sa kinaroroonan ng mga ito. Rinig na rinig nila ang mga sinabi ng bawat isa. Napalunok na lang si Isabel dahil hindi niya akalain na ganoon katindi siya kung pag-usapan ng mga ito. Wala naman siyang ginagawang masama sa mga kasambahay ni Terence, ngunit bakit ganito ang pag-uugali ng mga ito? Umahon agad ang galit sa dibdib ni Terence dahil sa walang pakundangan na pang-iinsulto ng mga ito sa kanyang asawa. All of you are fired. His strong voice filled the entire mansion. Napatalon halos ang mga kasambahay nang marinig nila ang dumadagundong na baritonong boses ni Terence. Nanlaki ang mga mata ng bawat isa pagkalingon ng mga ito sa kanila ni Terence. Tila tinakasan ng dugo ang mga mukha at namuti ng husto ang mga labi. Si Senyorito! Damn you all for talking trash about my wife. Hindi ko kailangan ng paliwanag nyo. I already heard everything. Umalis na kayo sa pamamahay ko. Halos mamula sa galit ang guwapong mukha ni Terence. Bigla naman nakaramdam ng awa si Isabel para sa mga chismosang kasambahay. Terence, ayos lang. Huwag mo na silang tanggalin sa trabaho. No! They need to get out of our house right now. I won't tolerate their bad behavior. Lalong-lalo na ang pag-uusap nila ng masama tungkol sa'yo. Pinipigilan lang ni Terence ang galit nito at mabilis nitong tinawagan ng ibang tauhan gamit ang cellphone nito. Walang nagawa ang mga kasambahay nang sapilitan itong palayasin ni Terence. Nagmamakaawa ang mga ito ngunit hindi pinagbigyan ni Terence. Napabuntong hininga si Isabel nang tuluyan nang umalis ang mga kasambahay nila. Kasama nang umalis ng mga ito ang mag-ina.
si Greta at ang nanay nitong Mahadira. Paano yan ngayon? Wala ka na tuloy kasambahay dito. Malungkot na tanong niya kay Terence. Kakatapos lang nila maligo ni Terence at kasalukuyan silang kumakain ng pizza na inorder nito. Naligo si Terence sa bathroom ng guest rooms. Samantalang naligo naman siya sa banyo ng master's bedroom. Tahimik ang buong mansyon dahil lahat ng kasambahay ay natanggal sa trabaho. Don't worry, bukas na bukas rin, may kapalit na silang lahat. Don't feel bad about them. They don't deserve my beautiful wife's pity. Nalagyan siya muli ni Terence ng isa pang slice ng pizza sa kanyang plato. Pinigilan niyang kiligin sa pasimpleng banat nito. Seryoso kasi nitong sinabi iyon, kaya nahihiya siyang kiligin o mapangiti. Nakakaawa naman kasi sila. Baka mahirapan silang makahanap ng trabaho. Ang taas pa naman ang sweldo nila rito. Dahil lang sa akin, nawalan tuloy sila ng trabaho. He looked at her. Natanggal sila sa trabaho hindi dahil sa iyo. They were fired because of their bad attitude. How dare them to talk like that? Kung lalaki nga lang ang mga iyon, baka nasuntok ko pa sila. Hinalo-halo ni Isabel ang kanyang soft drinks na iniinom. Napaka-cute kasi ni Terence habang nagagalit ito. Para bang ayaw talaga nitong may nang aapi sa kanya. Kinikilig tuloy siya. Habang umunguya ito, ay nakakunot pa nga ang noo nito dahil naaalala nito ang pagchichismisan tungkol sa kanya. Ang cute. Gusto niya tuloy pisilin ng pisngi ng kanyang asawa dahil natatat siya sa pinapakita nitong concern sa kanya. Concern ito sa damdamin niya. Alam nitong nasaktan siya sa kanyang mga narinig. Bakit nga pala pati si Greta at nanay niya natanggal sa work? Mahinang tanong niya bago siya sumipsip ng soft drinks gamit ang istro na kulay pula. She tried to hide her intrigue in her voice. Ayaw niyang magmukhang chismosa, pero nagtataka talaga siya kung bakit ito tinanggal sa trabaho si Greta at ang nanay nito. Nilunok muna ni Terence ang kinakain nitong pizza sa loob ng bibig bago sinagot ang tanong niya. Sumandal ito sa upuan at tinitigan ang kanyang mukha. Ayokong may pinagsisilosan ka. She's not good to our relationship. Nilalandi niya ako ng pasimple. Napanguso siya. Hindi naman ako nagsilos, no? Napapangiti si Terence sa reaction niya. Nagsilos ka, kaya ka nga na best mode. Natawa pa ito ng kaunti bago ito muling kumagat sa pizza nito. Napanguso siyang muli, ngunit sa pagkakataon na ito, ay napaamin na rin siya. Oo na, mabuti naman at alam mo, nilalandi ka naman kasi talaga ng babaeng yun eh. Kunting tuwad na lang niya, makikita na ang singit niya. Siya lang ang kakaiba ang uniforme sa mga kasambahay mo eh. Gabing-gabi, naka-full makeup pa. At bakit siya ang gagamot sa'yo? Masyadong malandi ang batang yun. Siya pa mismo nagkwento sa mga kasamahan niya na muntik na raw may mangyari sa inyo, kaya syempre bilang asawa mo, magsisilos talaga ako. I mean, hindi dahil may feelings na ako sa'yo, kaya ako nagsisilos ha. Nagsisilos lang ako kasi syempre, sabi mo mag-asawa tayo. Ang dami mo namang paliwanag. Nakangiting putol ni Terence sa pagpapaliwanag niya. Napasimangot siya, kaya lalo itong napangisi. Hindi naman kasi talaga ako nagsilos sa batang yon. Mas dihamak naman kasi na siksi ako sa kanya. Ang itim-itim ng kuyukot niya. Natawa ng malakas si Terence. Bully ka na pala ngayon? Natatawa pa rin tanong ni Terence. Hindi ako nang bubuli. Sinasabi ko lang ang totoo, no? But you're right.
Masiksi ka sa kanya kaya wala kang dapat ipag-alala, Isabel. Napulunok siya dahil kakaiba ang tingin ni Terence sa kanya. Uminom ito ng dire-diretso ng tubig pagkatapos nilang magkatitigan ng ilang segundo. Natapos silang kumain at magligpit ng pinagkainan nila. Sabay silang naglakad patungo sa likod ng bahay upang magpahangin. Meron maliit na beranda doon. Inaanto ka na ba? Tanong ni Terence upang basagin ang awkwardness sa pagitan nilang dalawa. May kinuha ito saglit sa loob ng bahay kaya ilang segundo siyang naghintay sa beranda. Hindi pa, busog pa ako eh. Lumapit ito sa kanya. Tumabi ito sa kanya habang nakatanaw sila sa likurang bahagi ng garden. Maaliwalas rin ang kalangitan dahil panay bituin at walang halos kaulap-ulap. Napangiti siya nang balutan siya nito ng isang shawl. Iyon pala ang kinuha nito. Pagkatapos nitong ipatong sa balikat niya ang shawl, ay umusog na ito ng kaunti palayo sa kanya. Isang hakbang ang layo nito mula sa kinatatayuan niya. Nakatayo lang rin ito sa beranda habang nagpapahangin sila. Hindi mo sa akin sinabi na ininsulto ka ng mama ni Greta. Sa susunod, sasabihin mo sa akin na ayoko may mga taong mang-aapi sayo. Napakagat labi siya sa kanyang ibabang labi at napayo ko. Kinikilig kasi siya. Hindi niya akalain na ang kamuntikan nilang paghihiwalay kanina ay mauuwi sa paglalambingan ngayon. Maybe she's really give him a hard time. Mabait naman ito at siya lang ang nagpapahirap kay Terence. Kung nahihirapan na siyang mag-adjust sa bagong buhay niya, mas doble marahil ang pag-a-adjust nito. Sino ba naman ang gugustuhin na makalimutan ng sariling asawa? Hindi ko naman iyon binigyan ng halaga. Hayaan ko lang silang mag-isip ng masama tungkol sa akin. Tika, bakit ang layo mo sa akin? Mabaho ba ako? Ayaw mo ba akong yakapin? Natigilan ito sa kanyang sinabi. Pagkatapos ay napapangiti ito na parabang nahihiya. Napakamot pa ito sa sariling batok habang napapangiti. Baka magalit ka na naman kasi. Ngumiti rin siya. Sige, ikaw ang bahala. Kung ayaw mo, mabaho siguro ako. Ay! Hindi pa man siya tapos magsalita nang mabilis itong lumapit sa kanya upang yakapin siya mula sa kanyang likuran. Hito na! Yayakap na! Ang bango-bango mo kaya? Pinulupot ni Terence ang mga bisig nito sa kanyang bewang. Pagkatapos ay nagsumiksik ang guwapong mukha nito sa gilid ng kanyang leeg. Kaya naman nakaramdam siya ng kiliti at pag-init ng kanyang katawan. Nakikiliti ako! Napapahagik-gik siya dahil inaamoy-amoy ni Terence ang leeg niya. Ah, damn! Mahina itong napamura nang maramdaman nito ang pagtigas ng malanding hagik-gik niya. Nasasarapan ito sa ginagawang pagyakap sa malambot niyang katawan. Terence, sabi ko sa iyo yakap lang. Pinapapak mo na ang leeg ko. Ay, nakikiliti ako. Ay! Panay ang paghagik-gik ni Isabel dahil pinaghahalikan ni Terence ang leeg niya hanggang sa humigpit na ang pagyakap nito sa kanya. Tumigil rin ito sa pagkiliti sa leeg niya. Ramdam na ramdam niya ang mainit na hininga nito sa malapit sa kanyang tinga. Tila nakikiramdam lang rin ito sa kanya. Napapakagat labi si Isabel dahil nag-iinit ang buong katawan niya sa paraan ng pagyakap ni Terence sa kanya. May halong kasabikan at panggigigil iyon. Ah, baby, gusto ko na. Tila nahihirapan itong bulong sa bandang tinga niya pagkatapos ay marahan itong kinagat ang kanyang tinga. Napaungol tuloy siya. Gustong... Napapakagat labing tanong ni Isabel kahit alam niya kung anong tinutukoy nito.
Huminga ng malalim si Terence. Sumubsob itong muli sa liig niya at parang ayaw na nitong umalis roon. You know, wait. Napapikit si Isabel. Sa totoo lang, gustong-gusto na rin niyang maranasan makipagtalik sa kanyang asawa. Naawa na siya kay Terence dahil 2 taon itong nangulila sa kanya. 2 taon na itong walang nakakatalik. Bilang asawa nito, responsibilidad niyang gampanan ang mga physical na pangangailangan nito. Bakit nga ba hindi niya ito pagbigyan? Mag-asawa naman sila at higit sa lahat, basang-basa na rin naman ang panty niya. Her body is burning. Dahil lang sa simpleng pagyakap at pagkiliti nito sa liig niya, ay nag-aapoy na agad ang kanyang katawan. Basta dahan-dahan lang ah. Natigilan ito. Are you sure? Tumango siya. Ah, damn! Hinapit agad siya nito paharap upang halikan ang kanyang labi. Bago nito sakupin ang kanyang bibig, ay tinitigan pa muna siya nito. Sigurado ka ba, Isabel? Once I started kissing you right now, there's no turning back. Namumungay ang mga mata nitong tanong sa kanya. Sigurado na ako, pero kung pwede sana, doon tayo sa kwarto natin magtalik. Pinagdikit nito ang kanilang mga noo. Damn, I'm excited. You won't regret this, baby girl. Kinarga siya ni Terence na para silang bagong kasal patungo sa kanilang kwarto. Halos maglakad takbo ito upang maangkin na siya. Napapakagat-labil lang si Isabel dahil kapwa sila nasasabik.